universe. Anim na bagay na dapat nating paghirapang gawin in 3 years. Then after that, it will make your life happier and more successful. Ano yun? Pag-usapan natin ngayong umaga, okay? Let's go! Let's go! Universe, please subscribe sa bago nating 2 YouTube channels. 1, Negosyong Sari-Sari, nandyan lang po. And of course, ang ating IMG Rockstar channel, nandyan din sa paligid, okay? Please subscribe, like, and share. Thank you so much. Love you all. Let's go, let's go. Alright, positive day, Gilibers. This is Dr. Gigi D. Sunga from Mike and Chains Project. Magandang umaga sa lahat ng mga Gilibers natin. And doon sa first time po tayo panood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Dr. Gigi Sunga. And sa lahat ng gusto magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, just PM me sa aking personal FB, nandiyan lang po yan sa paligid, okay? Alright, so mga bagay na dapat nating gawin ngayon na. At makikita natin, after 3 years, it will change your life. Magugulat ka na lang, wow, eto na pala yung buhay ko after 3 years. Eto na pala yung nagawa ng mga bagay na pinaghirapan ko 3 years ago. Right? Alam nyo, yan, na-experience ko po yan. Maraming bagay na pinaghirapan ko ng 3 years. Pero after that, nabago po ang buhay ko. Mamaya, sa anim na to, ipapaliwanag ko, bibigay ko ang examples. Okay? Simulan na natin agad. Let's go! Alright, so, unang-unang bagay na mahirap gawin. Ito, sasabihin ko po sa inyo, tong anim na to, these are not easy things to do, but you have to start doing them. Okay? Alam niyo lahat ng mga bagay na maganda ang dulo, mahirap sa simula. Alright? Mahirap simulan, pero maganda po ang mararating yan, ang magkapupuntahan natin in 3 years lang. 3 years lang, okay? So, unang dapat mong gawin, it's not easy, but it will change your life in 3 years, letting go. Letting go, okay? You let go. That means mag-iwan ka. Let go. Iwanan, pabayaan, kalimutan. Let go of the toxic relationship. Let go of the sins. Let go of the mistakes. Let go of the things that will just make your life miserable. Let go of things that's niruruin niya lang yung buhay mo. Ini-stop ka niya from growing. Kung ano yan, alam ko, alam mo yan. Diba? Let it go. Okay? Letting go of these things. Or maybe people. Okay? I-let go mo na yung bagay na yan na alam mong it will not improve your life. Kung ano yan, ikaw ang unang nakakaalam yan. Okay? So, gawin mo yan. Para yung mga bagay na yan na ile-let go mo, mapalitan ng ibang bagay so that for the next 3 years, you'll have a different life. For example, kung ngayon meron kang bisyo, may bisyo ka, iwanan mo yan ng 3 years, magkano ang matitipid mo sa paggastos sa bisyo na yan, sa kasalanan na yan? And ilang oras ang itinutuon mo dyan sa maling bagay na yan? Kasi pag inalis mo yan, yung expenses mo dyan, madadala mo sa ibang bagay. Yung time mo, yung effort mo na in-spend mo dyan, madadala mo sa ibang bagay. Diba? Sa ibang tao na who knows, can help you a lot in your life. Okay? Letting go. Not easy, but it's a must. Alright? Second, dalawang ka-second thing na dapat mong gawin. It's not easy, but you have to do this. Okay? Establishing your own source of income. Own source. Meaning to say, hindi galing sa boss mo. Hindi galing sa ibang company. Hindi galing sa ibang agency. Hindi galing sa business partner mo. It's your own source. It's your own effort. Yung ikaw yung naggawa. Ikaw yung nagtiis. Ikaw nagpuyat. Ikaw naggawa. Ikaw yung nagplan and all that for 3 years. Okay? So, nakita natin yung mga nagtagumpay sa pwede yung negosyo, pwede yung career, pwede something, it can be a learned skill, pwede kang mag-assign mo yung sarili mo for one skill, then after 3 years, you can have your own source. Dahil ko pong nag-guess si Ma'am Dirty Plinky, kasi inaangaan ko siya lagi. Talagang sobrang hanga ako sa tao na to eh. So for, hindi naman siya umabot ng 3 years eh. Yung source of income niya talaga, pinilit niya manggaling sa sarili niyang effort, manggaling sa sarili niyang skill. So she resigned from her work.
So sa bahay niya, nag-put up siya, may table siya, may laptop, gumawa siya ng madaming bagay yun. Ah, nag-effort siya na nag-effort. In 3 years, nabago ng buhay niya. And up to now. So wag mong ayan na lagi ang pera mo galing sa pay envelope from other company. It can be coming from your own source. Okay? It's not easy, pero possible. Okay? It's not easy, but it can change your life. Alright? And third, na it's not easy to do, but it really can change your life. Paghirapan mo ng 3 years, your own YouTube channel. Like ko po sinasabi, isinisingit lagi, create your own YouTube channel. Okay? Kasi yung channel mo, YouTube mo, ibang magagawa niyan. Alam nyo, yung buhay ko talaga, kala ko mababago ang buhay ko because I became a doctor of philosophy. Sa Miriam ko talaga pinaghirapang matapos. Talagang sobrang dami kong nagastos ng mga tumulong sa akin. Hirap na hirap ako, my God. Travel ko from Bataan to Quezon City. Wala naman ako sasakyan noon. Ulanin ako. Alam nyo, there was a time talagang basang-basa ako sa Genesis. Kasi galing kami ng Bulacan sa... ano ba yung biyak na bato? So, nag-tour kami doon, wala ako sa sakin. Basang-basa, as in, basa talaga, nasa dulo ako. Imagine kung gaano kalamig ang Genesis. Tapos basa ka. Imagine yung katawan ni Doc. Ganito lang din katawan ko noon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. It's so hard. Pero akala ko, yun ang babago sa buhay ko. Hindi pala si YouTube channel ko. After 3 years, and even in less than 3 years, nabago talaga ng YouTube channel ko ang buhay ko. Ang dami ko na-meet na tao, ang dami ko opportunities na dumating sa akin. So you work on your YouTube channel. Pagtsagaan mo, Doc, wala nagsasubscribe. Meron yan. Alam niyo, meron ako sinisimulan dalawang channel ngayon. IMG Rockstar. Please pakitingnan po. And Negosyo Sari-Sari. It's not easy to start again. Chinachallenge ko sarili ko. Sabi ko, magsisimula ako tuloy dito. Okay, so you can do the same. It's not easy, but it can change your life. Tingnan mo yung after 3 years. Yun na lang tingnan mo habang sinisimulan yung YouTube channel mo. Okay? And number 4, not easy, but it can change your life. Write your own book. Dito, ang best example ko po dito is Sir John Oranya. Sir John Oranya, he worked so hard for his writing his e-book. So, tingnan naman natin, multi-millionaire, di ba? Just working on one craft. Just working on his one e-book. Okay? Doc, wala kang isusulat. Marami kang isusulat, di ba? Kasaysayan mo, lessons in life. Doc, marami akong failure. Sulat mo yung failure mo. Madami akong mga bad experiences. Sulat mo yung bad experiences mo, pati lessons, di ba? So that you can warn people na don't go there, di ba? Huwag kang tumawid, may namatay na dyan. Huwag kang magpunta doon, mapapahama ka, huwag mong gawin yan, mamamatay ka, di ba? You give warnings to people, alright? And next, okay? Na not easy, pero you have to do is strong friendship. It's not easy to build one relationship, one friendship with a trusted person. But it can help a lot. Alam niyo, nung isang gabi, sa sobrang napapagod tayo, di ba? Napapagod si Doc, tsaka marami tayong iniisip, marami tayong iniintindi. Kasi normal lang yan, kasi tao din naman si Doc, di ba? Tao lang din tayo, mayroon tayo mga napapagod tayo and all that. So it's, at the end of the day, parang it's important to talk to someone na alam mong masasabi mo lahat, pati yung mali mong nagawa, pati yung plans mo, kahit awkward yung plans, funny ba yung plans ko, corny ba yung gusto kong gawin, lahat nasasabi ko. So, kasi meron ako na-establish na maayos na relationship. So you work on that. Make an effort. So paano ko effortan yan, Doc? Mag-effort ka, you just give time, give something. Basta you just give, okay? Wala ka muna iti-take. It's okay to take kung binibigay talaga sa'yo. But if you really wanted to establish a friendship na maayos, talagang solid foundation, you just give. Give time, give effort, give something, di ba? Spend money for that friendship. Okay? So, dapat meron ka nun. Isa, dalawa, tatlo. Okay? And last po, it's not easy to do this, but it can change your life. For 3 years, start building a team. Team lang. Maybe your production team, kahit ano, team na parang meron kayong solid na ginagawa. So, pwedeng dalawa lang muna kayo, tatlo kayo, hanggang maximum of 5.
So, usap lang kayo, explore, brainstorm, sabi mo, ito, can we do this, can we do that, can we explore on these things, can we go there? Basta meron kang group, it's always your group, that group constant, kasama mo mula day 1 hanggang 365 days times 3. Hanggang dun sa dulo na yon, makikita mo meron kayong magagawang isang bagay. Meron kayong, magkakaroon kayo ng isang project, magkakaroon kayo ng isang, it can be an advocacy, it can be isang bagay na gusto nyong gawin. Diba? And it will change your life. You just work on that team. Alam nyo, ngayon po yan, ginagawa ko ngayon, I'm working on my team. Ngayon lang, kaka-start ko lang talagang na nag-e-effort tayo sa ating IMG Rockstar team, IMG Leavers, lahat, IMG OFW, basta mga ka-team ko, alam nyo yan, sobrang dami. I'm working so hard on these different teams. So like, mamaya, meron akong paggabi, gabi-gabi talaga, inilalaan ko na yan para sa kanila. Okay? I'm working so hard because I know for the next 3 years, Hindi ko na sila mabibilang after 3 years. Hindi ko na lang saan kami makakarating. Baka makarating na ako ng... Kasi next year, ang plan namin is to go to Qatar, Dubai, Japan, sa iba't ibang bahagi ng mundo. So, dito rin sa Pilipinas. So, plano ko rin magkaroon ako ng team per Team Bataan, Team Pampanga, sa iba't ibang lugar, di ba? So, I'll be working on these things for 3 years. 3 years. You can have me. Okay? Doksan ba yan? Sama ako. Sama ka lang. PM ka lang sa personal FB. Sama-sama tayo. Sasama kita sa team ko. Like, mamaya may kausap ako. Angeles, Pampanga. So, I'm starting my team sa Pampanga. Okay? Alright. So, last po. Last. 3 years. Start building your ministry. Mag-pray ka sa Panginoon. Pag-pray mo talaga, Lord, ano yung gusto mong isang bagay na pagawa sa akin na inseparable sa'yo? Hindi siya maiwalay sa'yo. I have that one ministry, that's teaching. Nagsimula ako as sa Bible study, nagtuturo ng mga bata, young people, adult, Bible study, tapos nagsishare ngayon ako, minsan napag-share tayo sa group. So it's teaching, ayan ang binigay ng ministry sa akin ng Panginoon. I trained for how many years? Hindi lang 3 years ako nag-training, high school pa lang ako, nag-training na ako. Pero ngayon, hindi na siya naiwalay sa akin, ayan ang ministry ko. I really love to teach, I really love to talk, I really love doing these things. Kaya pag minsan pag nag-ano ako, may kasama ng Bible verse, di ba? May kasama ng ganito. Kasi feeling ko, nasa ministry ako, nasa malaki akong ministry, nasa malaki akong crowd. Alright? So, start establishing that. Ano talaga yung gusto mong gawin para sa Panginoon? Anong gusto yung pagawa sa'yo ng Panginoon? You pray for that hanggang sa ma-discover mo, learn from it, and do that every day. Hindi na siya mahiwalay sa'yo. And that makes sense of life. Yun yung magbibigay ng significance sa buhay mo. Okay? Alright, so, Believers, ayan mga bagay. Actually, binigyan ko kayo ng bonus na isa. 7 things na hindi madaling gawin, pero it can change your life in 3 years. Okay? Alright? So, sana nakatulong ako sa lahat ng gusto mag-join sa aking team. Okay? So, IMG, kung saan bahagi ka man ng Pilipinas o mundo, message mo lang ako. Kanina lang, may kausap ako Hong Kong, kahapon, Dubai. Yeah, so, mag-establish ako ng team, samahan nyo ako. Okay? Ayokong malimit dito sa Bataan. Alis si Doc, papunta sa inyo. From here, from Balanga City, going there to your place. Okay? Alright, so please share this video sa lahat mga kaibigan natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas, sama-sama tayong mabago tumula dating buhay. Thank you very much, Believers. Enjoy the rest of the day. And let's go, let's go, let's go, let's go.